Maliban sa bagong 3,200-tons corvette warship at 2,200-tons warship na offshore patrol vessel mula sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea, kinumpirma rin ng PT PAL Indonesia na siyang gumagawa naman sa ating additional follow-on order na dalawang landing platform dock vessel na sa 2025 din ma-deliver sa bansa ang una sa dalawang barko. Ibig sabihin, inaasahang magkakaroon agad ng tatlong mga bagong warships ang bansa sa susunod na taon. Year 2022 pa huling nakatanggap ng bagong warship ang bansa nang i-deliver ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea ang huling Rizal-class light frigate. Ang dalawang mga bagong landing platform dock na ito ng Indonesia ay ang improved version ng unang dalawang Tarlac class na binili din mula sa kanila. Sa pagbisita ni Indonesian President Widodo sa bansa at sa pakipagkita niya sa ating Department of National Defense, pinaalam ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa kanya na maganda ang pinakitang performance ng unang dalawang Tarlac class landing platform dock na mula sa kanila. Ang unang barko ay inumpisahang ginawa noong Agosto ng nakaraang taon nang isinagawa ang first steel cutting ceremony. Tinatayang matatapos ngayong taon 2024 ang konstruksyon sa unang barko, ngunit sa 2025 mangyayari ang delivery sa ating bansa. Base sa Philippine Navy Desert Force Mix, apat na strategic sea lift vessel ang kailangan nilang mabili hanggang 2028. Ito ay nangangahulugang makukumplito na ng ating Navy ang strategic sea lift vessel requirements nila sa oras na may deliver na ang dalawang landing platform dock na ito. Ito ay magbibigay ng full capability sa ating Philippine Navy na maabot ang pinaplano nito noon na pangkalahatang kakayahan na makapagsagawa ng mga sea lift at amphibious assault sa oras ng digmaan. Magbibigay din ito sa kanila ng mas epektibong pagtugon sa mga kalamidad sa pamamagitan ng humanitarian and disaster relief operations at pagsagawa ng mga massive transport of troops. Ayon sa mga technical specifications na inilabas bilang bahagi ng mga tender documents ng proyekto, ang mga barko ay ang improvement sa mga kasalukuyang Tarlac class strategic sea lift vessels sa kabila ng parehong ship class na nagmula sa isang katulad na ship design. Ang mga points of rectifications and improvements ay nabuo batay sa karanasan ng Philippine Navy sa pag-operate nila ng mga Tarlac class at sa nakikita nilang mga problema at pagkukulang ng mga design ng mga barkong ito, mapapansin sa improved designs na ito na mas malalim na ang draft nito na nasa 6.7 meters kumpara sa Tarlac class na 5 meters lamang, ito ay maaring nangangahulugang mas mabigat na ito kesa Tarlac class.